Hello, Fire Signs. Welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin ang past, present at future mo. Kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person mo o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang sitwasyon ng mga fire signs? Guys, hindi lahat ng energy nyo ay makukuha ko, kaya sana po ay maintindihan nyo. At saka ikaw na magpalit-palit kung si person mo ito o ikaw. Ikaw na bahalang tumukoy kung sa past, present, or future ka na ng reading na ito. Ang cards mo para sa past ay Queen of Wands, upright, Five of Cups, in reverse, at the Hierophant, upright. Ipinapakita ng mga cards na ito yung pakiramdam mo na pagiging independent, at saka determinado. Kasi ang ilan sa inyo, nag-set ka ng goal para sa sarili mo. Ang ikinakalungkot mo ay may mga person na hindi umaayon sa pinipili mong landas. At saka ang advice ng mga cards ay ipaglaban ang nararapat at tama. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang nagpaplano ka nang magkaroon ng sariling pamilya. Ang ilan sa inyo ay nagpaplano sa pagkakaroon ng baby or pregnant ka na. Ang ilan naman ay talaga meron ng baby. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards ay maging confident para yung mga person ay ma-attract sa'yo. Paano ba maging confident? Ang ilan dyan ay yung marunong ka makinig at saka yung totoo ka sa sarili mo. At saka kung nasa relationship ka man or single, kung nagkakaroon ng kalungkutan sa iyo, ito na yung time para hayaan mong masuportahan ka or matulungan ng mga kaibigan mo at family. At ang ilan naman sa inyo, yung bang hindi mo pinapakinggan yung advice ng mga friends mo, yun ay dahil sa hindi ka pa ready para makamove on or iwan ng person mo. Kasi ang ilan sa inyo ay nagkaroon ng breakup or separation. At sa mga single naman, binibigyan mo ng chance yung sarili mo para sa pagkakaroon ng bagong buhay at saka yung magtiwala ulit para sa pagkakaroon ng bagong love life. Sa mga single, may someone special na naghihintay sa'yo hanggat mag-heal ka. Sa mga nasa relationship naman, ready ka na para sa forgiveness sa mga past mistakes na nangyari sa relationship nyo ng person mo para makamove forward kayo together. At nagkakaroon ng renewal sa relationship dahil sa pagkakaroon ng healing. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, ikaw at ang person mo, pareho kayo ng goal na gustong makamit. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, magkakaroon ng kasalan at saka magkakaroon ng long-term relationship. Sa mga single naman, magkakaroon ng relationship na merong commitment, love, at yung bang secured ka. Ito yung advice ng mystical cards sa iyo. Choice. Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Connected siya ha? Listen. People start to heal the moment they feel heard. Ang ilan sa inyo sa career, mas nakakabuti yung ikaw yung leader kaysa ikaw yung member. Ang ilan dyan, yung pwede ka maging business owner o kaya manager. Kasi determinado ka at saka
focus sa mga ginagawa mo. Tinatapos mo talaga. Sa money, ang ilan sa inyo nagkaroon ng problema pang financial, pero magkakaroon ng improvement. Ang ilan sa inyo may health issues, pero pinipili mo na sa bahay magpahinga. Nagtitake ng vitamins at saka yung simpleng home remedies. Ito naman ang mga cards mo para sa present. Ang Ace of Swords in Reverse, King of Pentacles upright, at Queen of Cups upright. Ipinapakita ng mga cards na ito na ang ilan sa inyo yung nagkakaroon ng delay sa mga plano. Ang advice ng mga cards ay sumunod ka sa agos ng panahon. Kumbaga, maging updated. Kasi pinapakita na rito yung success ay malapit na or mapapasakamay mo. At syempre guys, huwag masyadong maging workaholic. Kailangan balansehin ang sitwasyon, lalo na kung may pamilya ka. At kung yung success na ito ay inilalaan mo sa pamilya mo, hanggang dulo yun dapat ang priority mo. Para syempre, tuloy-tuloy yung success. Hanggat maaari, huwag mong sirain yung magandang sinimulan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang issue ay yung miscommunication at saka lack of communication. Kaya wala ka talagang maririnig na maganda sa person mo kung hindi mo babalansehin yung sitwasyon mo. Sa mga single na naghahanap ng relationship, may person kang mamimit pero hindi kayo pareho ng mindset. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, magiging stable at komportable, saka very secure ang relationship niyo ng person mo. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo ay loyal at faithful. Kumbaga, nagtatrabaho siya alang-alang sa mga anak at sa iyo. Ang ilang single naman ay nagpupursige or nagsusumikap ka para sa makakarelasyon mo. Ang ilan naman sa inyo, nakamit mo na yung success. Yun nga lang, hindi mo pa namimit yung person na nakalaan para sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang advice ng mga cards ay yung maging honest at open sa nararamdaman patungkol sa relationship para may magandang outcome ang relationship nyo sa present man or future. Ang ilang single naman, may person kang mamimit na napaka-loving at caring ng person na ito. Pero kailangan ng mga bagong kakilala para mamit mo ang person na ito. Loyal at faithful din ang partner na makikilala mo. Kaya siguraduhin mo na matatrato mo siya ng tama. Basahin muna natin yung advice ng mystical cards sa iyo. Truth. Truth is different at different levels of consciousness. Reserve judgment. Speak up. If you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself. Sa career naman, ang advice ng mga cards, kailangan ng communication para magkakaroon ng development sa trabaho mo. At saka guys, sa business, huwag kang mag-focus lang sa nalalaman mo. Kailangan mong mag-research. Para maiiwasan ang pagkalito at failure. Sa money naman, nagkakaroon ng financial stability at security. Kaya ang ilan sa inyo, nagkakaroon ng chance para makatulong din sa iba. Sa health naman, ang advice ng mga cards ay kailangan alagaan mo yung sarili mo. Bigyan mo ng time yung sarili mo para mag-heal. Hindi kailangan magmadali. At saka ang ilan sa inyo, may person na sumusuporta sa iyo. Pwedeng family o kaya friend. Ito ang cards mo para sa future, ang Two of Swords upright, Four of Swords upright, at Page of Wands in reverse. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung bang nagtatalo kayo ng person mo, or
meron kayong pinagtatalunan na hindi nyo mapagkasunduan. Nagkakaroon kayo ng problema pero pansamantala lang. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, meron kayong painful decision ng person mo na gagawin. Pero, kumbaga, hindi nyo to ginagawa. Kasi, nandun yung takot eh. Sa kung gano'ng kasakit yung mararamdaman yung dalawa. At ang advice ng mga cards ay harapin ang takot at magkaroon ng desisyon para makamove forward kayo ng person mo kung magkasama man or magkahiwalay. Sa mga single naman, may mga potential person na nagbibigay ng interes sa iyo. At ang advice ng mga cards ay kailangan pumili ka na para hindi naman maging unfair sa ibang person na nagbibigay ng oras sa iyo. At ang ilang single naman, meron kang person na nagugustuhan. Kaya lang natatakot ka na magsabi dahil sa baka tanggihan ka niya o kaya lumayo siya sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship nagkakaroon ng tension o kaya pressure. Kaya ang relationship niyo ngayon ay disconnected. At ang advice ng mga cards, sa relationship, may trials talaga. May ups and downs na mangyayari. Hindi palaging flower garden. Ang ilang single naman, ang advice ng mga cards ay kailangan alam mo or alamin mo kung ano ba talaga yung relasyon na gusto mong mangyari sa buhay mo. Para matigil yung maling pagpili mo sa mga person na nakakarelasyon. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, kailangan nyo ng person mo ng teamwork. At saka, seryoso nyo pag-usapan yung problema sa relationship. At ang ilan sa inyo, ikaw yung nagdesisyon na tapusin na lang ang relationship nyo ng person mo. Sa mga single naman, kung meron kang person na nagugustuhan, huwag kang maniwala sa sabi-sabi. Mas maigi na ikaw yung makaalam. Ang ilan naman sa inyo sa career, meron kang dalawang posisyon na pinagpipilian. Mas makakaigi na piliin mo yung trabaho na alam mo at kaya mo. Basahin muna natin itong advice ng mystical card sa iyo. Rituals. Steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea. Let wisdom sneak up on you. Surrender. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. Sa financial, kailangan ng tiyaga at saka diskarte para masusolusyonan yung problema. Sa health naman, kung dumadaan ka sa matinding problema, kailangan mo ng motivation mula sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Huwag kang matakot na mag-reach out sa kanila. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang TikTok at ang YouTube. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Ito naman ang angel number mo. Affirm, everything is happening in your favor. You are just not aware of this. Type yes to affirm. 999, one day your soulmate will be 100% honest with you and will love you forever. Don't give up trying to find them. They're looking for you too. Type 999 if you believe. 555, things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself.